yun lang mabigat dun. So, from that time to this time, because the 2014 to 2016 years were the very critical. Ito po para sa akin ang critical. Dahil kung ang Pangulong Noynoy Aquino na anak ng dating Pangulong Aquino, ng anak ng Pangulong Aquino, Cory Aquino, na ibinalik sa inyo, eh bakit hindi naman niya ibabalik ang inyong renewal? I'm sorry, Your Honor, I cannot answer for the President. What I can say is that ABS filed our franchise renewal application with the committee po. Huling tanong ko po, Mr. Chairman, at siguro naman no, eh, sa history, I do not know when this will be taken up. Noong 2010, 2014 ho, nag-submit na kayo ng renewal. Ano po nangyari? Kasi ngayon ho, under COVID, under pressure, 10 months, pinipilit nating aprobahan tong o pag-usapan tong prangkisa. You can imagine, noong po 1986-87, ibinalik ng Pangulong Aquino sa inyo ang prangkisa. In 2014-2016, the President is the son of former President Cory Aquino. I would think there is at some point some congruence in terms of principles, in terms of perception, no? Or political camp, if you may, yung meron po kayong pagkakaisa sa isip at kampo pampolitika ng Pangulong Noynoy Aquino. Ano pong nangyari 2014 at hindi napurso ang inyong prangkisa? Alam niyo ho, dito sa social media, araw-araw tumitira yung mga pro-ABS, anti-ABS. Kami po yung napagitna sa isang sitwasyon na 10 buwan pinipilit namin i-hearing to. Ngayon ho, ilang COVID nga tayo, suspended ang hearings, ang session, nandito ho kami. Bakit po hindi nyo kayo nagpuso ng 2014? Bakit hindi po nagsalita mga taga-CBN ang mga artista na nagsasalita ngayon noong 2014 to 2016 na panahon naman po ng Pangulong Noynoy Aquino? Hindi ko po masasagot yung sa 2014 po. But sa ngayon po nagsasalita yung mga artista at empleyado kasi tinanggal po kami sa ere. I think more than any other reason that's why people started speaking out po, Mr. Chair. Okay, klaro ko lang po, no? Nagkaroon ng cease and desist, kayo po ang nagsara. Dahil kung lalabanan niyo po yung sana, pwede naman. Pero at any rate, noong 2014-2016, ang luwag po ng panahon natin eh. Noong panahon ni Noynoy Aquino, from 2014 to date, 6 years. At pinapayagan po yan na pwede kayong mag-apply ng mas maaga at mag-renew ng mas maaga ng inyong prangkisa, ng inyong lisensya at kung anong pamampo na pinangahawakan. So, meron po ba mga kasagot sa atin sa ABS-CBN kung ano nangyari? Because, ito, for the record, malalaman na ho ng committee later on, years from now, mababasa po ito ng mga tao at mapapaliwanag yun ng malinaw kung bakit hindi kayo nag-renew. Galit po ba si Presidente Noynoy Aquino sa inyo ng mga panahon na yun? Hindi ko po masasagot yung action ng Kongreso nung panahon na yun. Sa pagkakaalam ko po, nag-file po kami ng renewal in the previous two congresses, and I understand there was only one hearing that was called with regards to our franchise application. Eh bakit naman po nung kami nga po ang ano eh, 10 buwan pa lang, bigla naman kaming tinira ng kung saan-saan na sinisisi ang Kongreso. I think Congressman Villago, did you file that time, before 2016? As far as I know, 16th Congress pa lang, final na ito. Nagkaroon sila ng isang hearing, after that, nawala na. So I 17th filed, or 16th Congress. So I filed it on 17th Congress, hindi din nadinig. And now 18th Congress, ngayon pa lang natin nag-uumpisa ang discussion tungkol sa franchise of ABS-CBN. Kung sa makatawid po, nung 16th Congress, hindi po si Congressman Chikoy Alvarez, 17th Congress, hindi pa si Congressman Chikoy Alvarez, nung second half. Di ba ho? Asa na po? Wala po naging hearing. Opo, 17th Congress is under the chairman of Chikoy Alvarez. Wala pong hearing na naganap.
And then ngayong 18th Congress, last March 10 lang kami nagkaroon ng hearing with the Speaker Cayetano po. Okay. Hinintay ka lang ng ABS-CBN Congressman Mike Defensor. Yun lang mabigat dun. So,